Hello, what's up mga kamata? Welcome sa panibago nating video. In today's vlog, pag-usapan natin yung huge update ng Axie Infinity. Ito na nga, December, at mukhang maganda ang uulamin natin ngayong Pasko at bagong taon mga kamata. Dahil look dito sa mga update ng Axie Infinity. Una mga kamata, no? So mamaya na yan. Pag-usapan muna natin yung update kahapon. Lalabas yung panibagong breeding update. Okay, asan na ba yun? Eto, so mamaya, magiging effective na tong SLP cost per breed will triple and AXS cost per breed will be half. Instead of 1, magiging 0.5. So medyo maingay lang dito sa paligid ko dahil nagpapatrabaho kami dito sa bahay. And ito yung mismong link nung ano. Ito na, magiging 1.8 na yung cost ng per virgin axis. And then 2.7 na yung susunod. And then yan, sobrang taas na, pataas na ng pataas. And I think makakatulong talaga to sa economy ng Axie Infinity. And we will see more. Kasi sobrang dami pa rin nating supply. So, makikita natin kung alin dito yung talagang papatok sa masa. Kasi ang sabi nila, yung iba karamihan, sabi nila, tanggalin na lang yung AXS kasi magdodoble na naman yung presyo niyan. So, parang piso pa rin yung, parang isa pa rin yung halaga niya kung sakaling magdoble yung presyo niyan. Yun nga lang, nag-triple yung ano, yung worth ng SLP kapag magbibreed ka. Okay, so next update tayo mga kamata is sinabi nila dito, okay, once again, na lalabas ang Bottles V2, okay, yung version 2. Tapos, paglabas ng Bottles version 2, merong W RON, lalabas na yung worth niya or yung presyo niya, kung magkano ba. And then, yung next naman is yung Land Gameplay and then Lunacia SDK. So, ina-expect natin na yung Land Gameplay, RON, and Bottles version 2 is lalabas agad-agad or ASAP. Kasi this will help the economy. And this will help pump the SLP. Pero hindi ko alam mga kamata, no? Kung idadump nyo kaagad yung SLP nyo. Kasi ako, i-hold ko talaga yung SLP ko dahil dito sa panibagong update nila. Okay? Itong panibagong update nila na to. So, basahin natin. So, developer insights, long-term thinking with Axie Infinity. Ito yung long-term thinking. So, kakapos lang nito kanina, 2 hours ago. And, eto, tinutulungan tayo na mag, ang tawag dito, hindi naman sa mag-hold, pero mag-think long-term. Talaga, hindi naman kasi sa sila scam, mga kamata. Yun yung pinakamahalaga dito. And, hindi mawawalan ng worth ang SLP. Okay? So, sabi dito na, there will be a significant volatility. So, normal yan kasi crypto yung pinasok natin mga kamata. And being at the bleeding edge of gaming and blockchain technology makes Axie Infinity particularly susceptible to volatility. From internal and external factors, we expect there will be a significant highs and lows in the years to come. So yun nga, nag 20 pesos yung SLP tapos nag piso, whether that be from massive growth spikes or crypto bear markets. This is why we implore only those who are looking to stick around in the long term to join us and our community to this roller coaster ride. So we think it will be worth it. So mga kamata, no, matagal naman ang sinasabi ni Gio, ng developer, no, na this will be a roller coaster ride. So wala namang roller coaster na diretso lang mga kamata, no, or straight yung takbo. So yung roller coaster na yan, lalo na pag pumunta ka sa magagandang lugar like abroad, meron talagang roller coaster na sobrang taas, yung sobrang taas ng peak niya, tapos pababa, yung halos mahugot na yung bituka mo sa sobrang pagbaba niya. So, ganun yung SLP, mga kamata. No? Yung tinatawag nating roller coaster ride. So, Axie Utility will change over time. So, this is the one I want. Ito yung talagang hinihintay ko, mga kamata. Kung meron man kayong mga chapsoy, I think ito yun. Pwede nilang palitan. Pwede mong i-upgrade, parang ganun. So, magkakaroon pa rin ng worth. Kaya siguro hindi nila sinusunog yung mga chapsoy or binurn dahil magkakaroon sila ng utility over time. So, as most of you know, we are looking to launch Bottles V2 as soon as possible. So, as soon as possible, mga kamata, alam niyo ba yung as soon as possible, pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng kinaumagahan, i-launch na nila. Pero may ginagawa pa kasi silang importanteng bagay, hindi nila pwedeng madaliin. Pero kapag ilalabas nila ito, mga kamata, so halimbawa, ready na today, ilalabas na agad nila yan today kasi nga, as soon as possible yung sinabi dito. So, the meta will change significantly. So, huwag tayong mag-base lang sa meta. Kung may triple plant, may triple bug, triple bird. So, dahil dito sa change of axis na sinasabi natin or change of part, mawawala na yung mga meta-meta na yan and lahat magiging balance na. So, napakaganda. Napakaganda ngayong December.
and will continue to change over the seasons. So in numerous future games such as Land, every Axie will have completely different values and benefits. So yun nga, sinabi ko, kahit chapsoy lang yan, magkakaroon niya ng value and magkakaroon din niya ng sariling benefit. So when we implement body part upgrading, their utility will change again. So yun, mag-change na naman yung body part nila. As you can see here, from bird, tignan mo yung feather nila, tapos yung head, yung egg, nagkaroon na ng naging crack egg na, naluto na, sa siguro sobrang init ng araw sa land gameplay. And then nagkaroon na rin ng parang tumubo na yun ng manok yata yung nasa ulo nito. So parang ganun, mga kamata. This is all the function of the necessity of the Axie Infinity universe to always be evolving and providing new challenging and fun gameplay. As you can see here, mga kamata, so parang nagkaroon siya ng skin. So napakalupit nito, napakaangas kung magkakaroon siya ng skin, mga kamata. So parang ML na siya, parang ganun. So napakaangas. Tapos dadalhin mo sa arena. Lupit niyan, mga kamata, no? So with that said, there will be Axie releasing mechanism in the future. So, alupet, magkakaroon na Axie releasing mechanism in the future so that regardless of their changes, they can be released to still gain value in return. So, also as the universe expands, we expect every Axie will gain significantly more utility. So, lahat ng Axie, mga kamata, kahit pa chapsu yan, kahit pa zero damage cost yan, kahit pa backdoor sabay heal sa mukha, eh magkakaroon niya ng napakagandang value in the future. So think long term talaga to, mga kamata. So focus on long term value over short term token prices. We understand that the token prices are very important to members of our community and everyone in the team emphasizes with that. However, the price of tokens in our ecosystem ultimately will come from us and the community creating long term value for each other. So that is what we focused on. We will not prioritize value, time and effort of our small team in building short-term and quick fixes. So yun nga, yung parang tapal-tapal lang, band-aid fixes. So hindi naman yung ganun yung gusto nila. So talagang magbabago yung value ng SLP over time. Pero yung gusto ng mga developers, yung talagang fixed value na, yung magkakaroon na siya ng talagang, hindi naman siya oracle, pero yung tawag dito, yung hindi na siya maglalaro sa baba, pinakababa, at hindi na siya maglalaro sa pinakamataas. Yung talagang, lahat tayo masaya na, parang ganun, masaya ang developers, masaya tayo, masaya lahat ng papasok, kahit palate ka na pumasok, masaya ka pa rin dahil yung value nga ng mga tokens, hindi lang SLP ang pinofocus natin dito, mga kamata, dahil palabas na ang land gameplay. So, marami ng tokens and mga madami ng lalabas, mga kamata, na pwede natin pagkakitaan in the future and pwede natin laruin, which is very exciting. So, sabi dito, we will not always get everything right, but we will listen. Okay, so learn and work together with the community to iterate our way to success as we have always done. Creating a good game is hard, but creating a game is exponentially more difficult. We aim to make a great game, and with that comes development times that can feel long while the live game is operating and the market fluctuates. So Axie Infinity has grown to where it is today because of this long-term thinking within the community, and that mindset will continue to drive Axie Infinity towards becoming a true digital nation. So that's all, mga kamata, for the update dito sa Substract.com. Ito yung latest update nila ngayon. And then, mga kamata, no, last update na naman is this one. Pinalitan na rin nila yung sa Discord nila nito. Lupet, ito. So sabi dito ni Axie Infinity, it's December already. How the weather in your country. So, napakalupit, mga kamata. Is this the breeding event na ba? Ang daming magaganap, ang daming lalabas. So, napakaganda. So, ayun na, mga kamata, no, nakita nyo dito sa may Discord, napalitan yung server nila ng nung photo na yon, yung picture na yon. So, napakaganda. And I think that will be the breeding event na. Yun din yung think ni ano, Sir Kuku. Yung breeding event na yan, mga kamata, is yung sa Christmas breeding event na, mga kamata. Ayun nga, i-check din natin itong www.axieworld.com. Okay, so as expected, walang masyadong nag-breed kahapon. Bakit? Dahil nga dun sa sinabi nila na change ng breeding event. I mean, ng breeding fee. So, wala talang mag-breed. Konti lang mag-breed kahapon. Dahil 1AXS pa ngayon, and then 600 pa lang yung SLP na masusunog. So, mas gusto nila, hintayin yung 0.5AXS. So, kahit sino naman. So, mamaya, later, expect natin na kakagatin na yan ng mga breeders and mas tataas na yung breeding natin. Yung burn na SLP natin. So, we hope for that para medyo mag-pump naman yung SLP and then maganda and masarap ang ulamin natin ngayong Pasko at
bagong taon. So, yan lang yung update natin mga kamata. Thank you so much for watching and tuning in. Don't forget to subscribe and hit that notification bell para palagi kayong updated sa ating video. Thank you so much and have a good day.